Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode nitong ating gabi-gabing talakayan. Medyo late na itong ano natin ngayon. Medyo late na ito. Nagpa... ano na tayo? 10:18 na ng gabi. Pero sige lang, alam ko, naghihintay kayo nito. At kung hindi man... kung hindi man yung mga naghihintay ng live natin ngayon, maya-maya lang at bukas, maraming maghahanap nitong programang ito, kaya hindi pwedeng hindi tayo maggabi-gabing talakayan eh. sabi nga ng isang kabunyog, Attorney, wala kang gabi-gabing talakayan nung isang gabi. So nakikita talaga nila, tinitingnan nila yung date, ano, kung... anong araw yung gabi-gabing talakayan natin. Anyway, pag-usapan natin itong nangyari kanina sa camera. Ayan, buti naman. Kung akong tatanungin, anong reaksyon ko? Buti naman at na-cite in contempt. Ngayon, nakakulong na ngayon sa camera itong si Eric Celes at Lorraine Badoy. Ayan. Actually, matagal na yan. Ano? Matagal na dapat na ginawa yan. Kaya lang, sa panahon kasi ni Duterte, mga kabunyog, alam naman natin na mayagpag yung mga yan eh. Na mayagpag yung mga yan. Kahit na nang re-redtag sila, kahit na nang babasto sila ng tao, kahit na walang respeto sila sa kapwa, ano? Wala. Walang nagdi-dare na disiplinahin sila. Pero ngayon, finally, at last, sa wakas, yung mga ano, mga yabang ni Eric Celes kanina at saka yung yabang din ni Lorraine Badoy, hindi umubra. Galit yung mga kongresista. Galit. Mamaya ipapanood ko sa inyo. Ang daming mga sinasite ni Eric Celes na kung ano-ano, yung mga ano daw, karapatan, kalayaan, ano, yung kanyang freedom daw, yung kanyang right. Ang problema sa mga ito kasi, naghahanap sila ng respeto, gusto nilang irespeto daw sila ng kamera. Ha? Gusto nilang irespeto yung kanilang rights, yung kanilang freedoms. Sila, oh? Pag nagpo-programa ba sila sa SMNI? Pag nagsasalita ba sila sa mga taong sinisira nila, rinereddag nila? Ha? Binabrand nilang NPA, komunista, terorista. Naiisip ba nila ang rights, ang freedom ng mga taong sinasagasaan nila? Ha? Tapos ngayon, dahil tapos na si Duterte, wala na. Yung pamamayagpag nila kay Duterte, wala na ngayon. Ha? Oh. Galit sila, siyempre, kasi sabi nila, akala nila, kakampi nila ang Marcos. Ha? Salamat namang sa administrasyong ito at marunong ding kumilala kung sino ang mga ano. Ha? Salamat din na itong mga kongresista, kahit sa maraming pagkakataon, alam naman natin na ang mga kongresista ay mga kurap, alam naman natin na ang mga kongresista ay hindi nagtataguyod ng interes ng bayan, pero sa ganitong pagkakataon, at least nakita natin na itong mga kongresista ay nanindigan naman sa tama. Ha? Ginagawa rin naman yan ng mga kongresista kasi sobra na rin silang binastos. Sobra na rin silang nakakaranas din kasi sila na ng fake news at disinformation. O ngayon, syempre hindi na nila ito mapapalampas kasi sila na. Sila na mismo ang nagiging biktima ng mga fake news at disinformation nitong SMNI, nito nila Lorraine Badoy, nito nila Eric Celes. Ha? Kanina mga kabunyog, si Eric Celes, kasi ganito, pinapasabi sa kanya kung sino ba yung source niya nung information na nagnadi umano si Martin Romualdez ay naggastos ng 1.8 billion sa kanyang mga biyahe. Nung nakaraang pagdinig, ayaw niya nang banggitin yan eh. Ayaw niya nang sabihin kung sino yung kanyang source. Ang sabi niya lang, empleyado ito sa Senado.
sumulat na ang Kamara sa Senado. Ang sabi naman ng Senado sa pamamagitan ni Senate President Bigsubiri, ituloy nyo na yung pagdinig nyo. Ha? Huwag nyo nang hintayin na kami pa sa Senado ang magsabi kung sino ang source niya. Sabi ni Senate President Bigsubiri, gamitin nyo ang inyong contempt power kung ayaw niyang sabihin. Ha? Mayroon pang pagtatangka sana si Congressman Tubi Tiangco. Sabi ni Congressman Tubi Tiangco, okay ka ba? Okay ka ba, Mr. Eric Celes? Nasa executive session na lang natin gawin yan. Ibig sabihin, papasok sila sa isang private na kwarto, walang media, walang makakarinig, sila lang na mga kongresista, at sila Eric Celes lang ang nandun, para hindi malaman ng publiko, executive session, confidential. Ayaw pa rin ni Eric Celes. Ha? Ayaw pa rin. So napilitan na ngayon yung mga kongresista na isite siya for contempt. Ikulong siya sa premises ng Kamara. Ngayon, nag-speech pa rin si Eric Celes, nagtatayo pa rin. Akala mo naman siya yung inaapi. Ha? Akala mo naman pinaglalaban niya talaga karapatan ng pamamahayag. Eh. Akala niya naman ang pinaglalaban niya talaga yung mga rights niya. Wow! Wala. Ha? Ngayon, pinagsasalitaan siya ng mga kongresista. Ha? Walang nagawa si Eric Celes. Pagkatapos nun, si Badoy naman ang sinight in contempt. Ha? Ganun din, ayaw din kasing sagutin ni Badoy yung mga tanong sa kanya. At sabi naman ni Badoy, nag-speech pa si Badoy. Sabi ni Badoy, ngayon ko lang nakita na itong Kongreso ay hindi na, itong Kamara, House of Representatives, ay hindi na karispe-respeto. Nakakahiya na ganito na ang nangyari sa House of Representatives. Lalong nagalit ang mga kongresista. Sabi kay Badoy, ha? Kasi sabi ni Badoy, ginagawa niya lang daw ang lahat ng yan dahil sa kanyang love of country. Sabi ng mga kongresista, huwag mo kaming turuan, huwag mo kaming pagsabihan tungkol sa love of country. Hindi lang ikaw ang may monopoly ng love of country. Ayun, nasermonan si Badoy. Ang yabang naman kasi. Akala mo naman sila talaga ginagawa nila yan para sa love of country. Wow! Ha? Sabi ni Badoy kasi ginagawa lang daw niya yan, nila yan for the love of country. sabi ni Congressman Acop, ay alam naman natin si Acop, dating pulisyan, general, ano? Sabi ni Congressman Acop, huwag mo kaming pagsasabihan ng love of country. Wala kang monopoly sa love of country. Ha? At kung ikaw mayroon kang itinaya para sa sinasabi mong love of country, mas baka mas grabe pang itinaya ko sa iyo. Buhay ko ang itinaya ko. Ayan, narilekturahan si Badoy, hindi na nakapagsalita. Ah, ang sabi ni Eric Celes, nung last week kasi nag-appear na siya, marami na siyang sinabi. Sinabi niya last week, nung nag-appear siya, sa parehong komite, sabi niya, ang source niya nga ay nasa Senado. Ngayon, ang sinasabi na ni Eric Celes, dahil daw nung last time na nag-appear siya, wala siyang abogado, hindi raw siya assisted ng counsel, at sa kanya daw na constitutional right, dapat mayroon assisted siya ng counsel, kaya, ang ano daw dito, yun daw mga sinabi niya nung nakaraan, ay dapat daw alisin sa records. Yun ang gustong mangyari nitong ni Eric Celes, mga kabunyog. Ang gusto niya, yung doon sa minutes o sa records nung nakaraang session kung saan marami siyang mga sinabi, ang gusto niya alisin yon kasi daw hindi raw siya assisted ng counsel. Doon na nagalit ang mga kongresista. Sabi ng mga kongresista, lalo ni Congressman Paduano, ano? Sabi ni Congressman Paduano, mapapanood natin mamaya, sino ka para magsabi na ang mga nasabi nung records, nakalagay sa records, sa minutes ng proceedings, ay i-strike sa record o alisin sa records? Kasi totoo naman mga kabunyog, hindi naman siya miyembro ng komite. Hindi siya miyembro ng komite, hindi naman siya kongresista. Pagkaganyan na committee hearing,
ang magmo-motion lang na alisin, kung mayroon kang motion o gustong mangyari, mayroong kongresistang mag-i-sponsor ng motion. Ang resource person, hindi pwedeng mag-motion kasi hindi naman siya member ng komite. Hindi naman siya kongresista. Doon na insulto itong mga kongresista. Kasi sabi ni Eric Celes, ay iminumove niya daw na i-strike sa record. Alisin. Sabi niya, I move that my previous statements in previous hearings be stricken of record. Doon nagalit ang mga kongresista. Tama rin naman ang punto nitong ano. Si ano yata ito, chairperson ng komite, si Congressman Tambunting. Kasi ang nangyari nung unang hearing, may abogado ang SMNI. Ang akala ni Eric Celes, rinirepresent din siya ng abogado ng SMNI. Ang problema ng abogado ng SMNI, si Rolex Suplico, at saka yung, sino ba yung isa? Yung Mark Tolentino. Lininaw, sabi nila, hindi namin rinirepresent sila Eric Celes at saka sila Lorraine Badoy. Kasi mga angkor sila, hindi sila SMNI. Oh, ang nangyari kasi sa kanila, ang strategy nila, gusto nilang paghiwa-hiwalayin, gusto nilang palabasin na si Lorraine Badoy at si Eric Celes ay hindi mga empleyado ng SMNI. Mga black timer daw at hindi sila part ng SMNI organization bilang empleyado. Kaya sabi nila ng mga abogado ng SMNI, sa pagdinig na yon sa kamera, hindi nila nire-represent si Lorraine Badoy at si Eric Celes. Sa process ng hearing, humihiling ng advice si Badoy at si Eric Celes doon sa abogado ng SMNI. Ayaw magsalita ng SMNI. Kaya ito yung sabi ng chairman ng komite. Ay noon kasing last week, wala kang dalang abogado eh. Ay sabi ng abogado ng SMNI, hindi raw naman nila kayo rinirepresent. Oh, sa totoo lang talaga, ang naging problema dyan, nagdidistansyahan yung SMNI. Ang gusto kasing mangyari, ako nakikita ko dito, ang gusto sanang mangyari ng abogado ng SMNI, kung talagang malagay sa alanganin si Eric Celes dahil sa kanyang disinformation at fake news, i-invoke nila na ang gawa ni Celes na pag-fake news at disinformation ay hindi damay ang SMNI kasi hindi naman sila empleyado ng SMNI. Kaya lang, ngayon, nagbabackfire sa kanila yung strategy nilang yon. Kasi sabi nitong chairman ng komite, sabi kasi ni Eric Celes, wala siyang abogado last hearing. Kaya yung mga sinabi niya daw ay alisin sa record. Ang sabi ni Congressman Paduano, hindi ka pwedeng mag-motion yan kasi hindi ka member ng kongresong ito. Member lang ng kongreso o ng komite ang pwedeng mayabang na nga si Eric Celes eh. Akala niya talaga pwede siyang magsabi ng ganun. Hindi niya pwede, kailangan may mag-sponsor na miyembro ng kamara para yung kanyang gustong mangyari ay mailagay, maging motion. Pero siya bilang resource person, hindi siya pwedeng mag-motion. Ha? Nasubrahan na kasi talaga ito ng yabang, itong sila Eric Celes at Badoy. Kasi nga nung panahon ni Duterte, namamayagpag talaga sila. Kahit nang re-red tag sila, kahit naninira sila ng tao, nag-fake news sila, nag-disinformation, wala. Walang nakakagalaw sa kanila. Actually, impunity na ang nangyari. Ito na ngayon ang mga nangyayari sa atin, sa bansa natin. Yung mga pang-aabuso rin nila Eric Celes, ayan, a dose of their own medicine, yan ang nakukuha nila ngayon. Noon kasi, itong mga kongresistang ito, mga Duterte ito eh. Hindi nito iimbestigahan ang mga pinagagawa nila Badoy at Celes nung panahon. Ay ngayon kasi ang binastos na ni Celes at ni Badoy ay ito na mismong kamera. Nagsimula nga yan sa sinabi ni Celes na 1.8 billion daw ang ginastos ni Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe. Kaya napilitan ngayon yung kamera na ipatawag siya. O ngayon, sa pagpapatawag sa kanya sa kamera, tinanong siya, saan galing yung information nyo na yon? O, ang sabi niya, mayroon siyang informant galing sa Senado. Pinapasabi sa kanya kung sino yon, ayaw niyang sabihin. Kaya nasasite siya ngayon in contempt. Delikado na ang prangkesa ng SMNI. Delikado na. Delikado na yan. Ha? Mapipikon itong mga kongresistang ito. Kaya kahit yung strategy ng mga abogado ng SMNI ay didistansya sila kay
Eric Celes, walang maniniwala sa ganun. Walang maniniwala. Sobra na, nambabastos na kasi itong sila Eric Celes. Hindi kasi sila sanay na chinecheck. Hindi sila sinasanay na kinukul out sila sa kanilang mga sinasabi, disinformation, red tagging. Kasi matagal na panahon ni Duterte, nagagawa nila yan. Nagagawa nila yan. Noong panahon. Ha? Nagagawa nila yan at walang nag-check sa kanila. Ngayon, iba na. Weather-weather lang yan. Weather-weather lang yan. Ito, ang issue naman kay Lorraine Badoy, nung tinatanong siya kung siya ba'y black timer sa SMNI, kasi ganito yan mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ipaliwanag ko lang. Ang gustong palabasin ng SMNI, sila Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celes, yung Eric na yon, hindi sila empleyado ng SMNI. Black timer sila. Parang katulad ng ano? Katulad ng, di ba, yung ano? Ano bang pangalan na ngayon ng ano? Ng, yung grupo, yung ano, yung programa nila Tito Vic and Joey sa TV5. Ano na ngayon ang programa nila? Ha? EAT, di ba? Ha? EAT. Ngayon, sila Tito Vic and Joey, bumibili sila ng oras o black time sa TV5. Binabayaran nila yan. So, hindi sila empleyado ng TV5. Ganon din yung Itbulaga sa GMA. Bumibili sila ng oras. Kaya ang tawag dyan, black time. Ang palusot ng SMNI, sila Jeffrey Celes daw at saka Lorraine Badoy, hindi empleyado ng SMNI kasi black timer daw. Ibig sabihin, kung kumukuha man ng kung nagpo-programa man sila sa SMNI, hindi 'yun responsibilidad ng SMNI. Kaya kung nakagawa ng mali sila Lorraine Badoy at Eric Celes, hindi sangkot ang SMNI doon kasi hindi sila empleyado. Sarili nilang kagagawan 'yon. 'Yun ang taktika na gustong gawin ng SMNI. So pinapalibas nila, black timer. Black timer sila Badoy. Ngayon, tinanong ng kamera sila Badoy. Kung black timer kayo, nabubuhay kayo dapat sa advertiser. Sabi niya, oo. Pwede bang pangalanan nyo ang mga advertisers nyo? Sino-sino ba ang mga advertisers nyo na siyang nagbubuhay ng inyong programa? Kasi sa totoo, hindi sila black timer. Ang totoo niyan, programa ni Kibuluyan na binigay sa kanila. Ha? Yung laban kasama ng bayan, malinaw naman, programa yan ni Kibuloy, binigay sa kanila. Para nga labana, para nga magprograma ng mga pangre-red tag. Ha? Lahat ng pangre-red tag gagawin nila doon. Kunwari, kinakalaban nila ang NPA. Doon yan sa programang laban kasama ng bayan. In the same way na si Panelo, binigyan din ng programa dyan ni Kibuloy. Si Harry Roque, binigyan din ng programa. Si Duterte, binigyan din ng programa. Lahat sila na DDS o maka Duterte, may programa dyan sa istasyon ni Kibuloy. Hindi yan mga black timers. Hindi yan black timers. Kaya lang, pinapalusot na lang ng SMNI na black timer nila si Badoy at si Celes para makadistansya sila. Na ibig sabihin, yung mga pinagsasabi ni Badoy at Eric Celes, hindi yun involve ang SMNI. Kasi nga, hindi na kayang idepensa ni Eric Celes yung disinformation niya . So didistansya sila. Bakit sila didistansya? Para hindi matanggalan ang prangkesa o hindi masuspend ang prangkesa ng SMNI. Kaya dumidistansya. Ang problema, pinagpapaliwanag ng komite, yung House Committee on Legislative Franchises, si Badoy, sino ba ang black ano nyo? Ang advertisers nyo? Paano nagsusurvive ang black time nyo kung totoong black timer kayo? Ayaw niya namang sabihin. Kaya si Congressman Benny Abante, yung nagsalita kanina, nag-motion na siya na i-cite in contempt si Badoy. Masyado na to . Matagal na kasi dapat talaga yan. Sa ginawa nila kay Lenny Robredo, sa ginawa nila kay Laila De Lima, grabe, grabe yung ginawa ng mga yan. Anyway, mga kabunyog, ano na tayo . 10:48 na. So yan, at least, finally, mga kabunyog, finally, nakakaranas na sila, ha? Kung ano yung ginawa nila noon,
Ngayon, natututo na silang magsabi, irespeto daw sila. Irespeto daw sila, ano? Ngayon, ang isinasayt nila, respeto. Bakit nang nagre-red tag sila? Bakit nang binabastos nila ang kung sino-sino kasama na si Lenny Robredo, si Laila De Lima? Bakit? Marunong ba silang magrespeto? Oh. Ngayon, ano nang nangyayari sa kanila? Oh. Ini-invoke na nila mga freedom, mga rights na 'yan. Ay, mga kabunyog. Anyway, bukas tatalakayin ko ulito. In-update ko lang kayo kasi ngayon nangyari ito, sigurado inaabangan nyo ito. Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Basta po, huwag po kayong titigil na magsubaybay ng aking mga talakayan. Sa aking mga talakayan, mga kabunyog, mga kababayan, tayo po'y consistent para po tayo sa bayan. Ako, wala akong pinapanigan. Alam nyo po yan. Si Attorney Enzo, si Attorney Ricky Tumutorgo, wala po tayong pinapanigan. Hindi po tayo maka-Romualdez, hindi tayo maka-Marcos. Tayo po ay sa tama lang. Kung tama naman ang ginagawa ng kamera, kung tama naman ang ginagawa nila Marcos at Romualdez, suportahan natin. Yan po ang dapat nating maging attitude para tayo sa katotohanan. Para tayo sa bayan. Ako, ang loyalty ko nasa bayan. Doon lang. Laging ang pananaw natin para sa bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.